So what's up mga Kadabar Kads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At muling nagbabalik, Jay Guevara TV, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas at isang defender ng Tito Vic and Joey. At eto na nga po mga Kadabar Kads, eto magugulat kayo dito sa content natin na to. May na-discoveryan kasi ako. Bali, nadiscoveryan ko to nung panahon na binablog ko yung about sa GMA. So ito, ano rin to, parte din ng GMA. Karugtong din po siya. Kaso nga lang mga Kadabar Kads dito, may nakita po ako na hindi ko masyadong may paliwanag din sa isip ko na bakit nandito siya. Nagulat ako. Eh sobrang nagulat ako mga Kadabar Kads kasi bilang isa siyang sikat na writer ng GMA, eh bakit siya nandito? So yan po yung mga pag-uusapan natin. At ito, may isang re-reaction ng tayong video, no, na di umano itong dalawang host ng EAT ay mamamaalam or aalis na daw sa, hindi ko alam kung aalis, kung tatanggalin, basta mawawala daw sila nitong mawawala po daw sila dito sa EAT. So hindi ko po alam kung ano, kung totoo ba to, kung 100% na legit to. So ating alamin para ma-correct po natin, no. So syempre bago natin ito simula, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakipollow na lang din po yung Facebook page natin dyan, ng Jay Guevara 18, na nandiyan po sa description ng link. At yung mga kasamahan ko na nandiyan po sa description ng kanilang mga link, pakisuportahan naman po. Yan, sila Spencer Lacalle, sila Real Talk Chicago, yan, sila Tita Messi, Jake Magdos, Chris Sulo. At ito, yung bagong tropa fits namin, shoutout na rin kay, tsaka ko na pala muna banggitin. Tsaka ano na pala banggitin, no? Oo, kasi mahirap na. Baka tayo ay magka-A-show. Oo, baka magka-A-show tayo, magka-A-show. Alam nyo naman, konting kibot, A-show. So, dito muna tayo, no? Dito muna tayo sa video to. Ito yung video na, ano, na tinatawag na may ano daw, may mawawala daw. So ito, sabi niya, malaking kawalan ito. Etong, ito po yung title niya. Pwedeng mangyari, pwede ring hindi. Dalawang host ng EAT at isang legit Dabar Kads. Dalawang host. Dalawang host ng EAT at isang legit Dabar Kads. Bakit? Yung mga host ba sa EAT, hindi ba legit Dabar Kads yun? Doon pa lang, sablay na, no? Oo. At isang legit Dabar Kads, aalis na nga ba at iiwan na ang isang network ngayong pagpasok ng taong 2024? Sino sila? So, bali, iiwan yung isang network, isang host, tsaka isang legit Dabar Kads. Sino? Si Alden? Sino ba mga ano nito, iiwan? Sino ba ba yung mga si Jose? May kontrato pa sa GMA, okay? So maaaring pwede nga tanggali, umalis na si Jose Manalo sa GMA. Kasi andun pa siya, di ba? Yung nakaraan, nakinapanood na natin siya doon. Nung ano ba yun? Battle of the Judges ba yun? Oh, hindi ko na matandaan eh, kasi ako nanonood doon eh. Ito, so yun din yung ang mga nasa thumbnail niya, si Jose Manalo, si Zombie, si Big Soto, si Maha Salvador, at blind item na tatlong tao. Sino kaya ito, no? So, yun. Panorin natin yung video mga Kadabar Kads para lubos nating maunawaan. At ito po. Okay. I-plea na natin, i-plea. Ito po. Ba't walang sounds? Social media ay nais ko pong magpasalamat sa walang sawang pagsuporta nyo at patuloy na tumatangkilik ng ating Panyero page. Okay. At sa mga hindi pa po naka-follow, kaya pala walang sounds kasi naka-dugig ako. Pindot ko sana follow button para sa ganun ay lagi po tayong magkakasama. Okay, tagal mo.
Ayan, maraming salamat po at mega shoutout po sa inyong lahat. Okay, mega shoutout din sa'yo. Samantala, pag-usapan naman natin kung sino itong tatlong maaaring mamamaalam na ngayong papasok na 2024 sa isang network. Ito ay dalawang host ng EAT at isang legit The Barkads. Ito po ay nagugat sa post ng isang direktor, walang iba kundi si Direktor Chris Martinez. Oo. Sa makailan sa kanyang Instagram account. At isa pang tweet ng netizen ang makikita sa Twitter at sabi niya pa goodbye GMA na si Bossing next year. Para sa kalaman ng lahat ay may bagong project na ngayon si Bossing Vic Soto dito sa TV5. Ano ba ang project? Matagal na yan, wala na si Don. GMA 7 mga idol. Ito po ay yung Open 24/7 na kung saan ay kasama si Jose Manalo at itong si Maha. Once na nagsimula na itong bagong project ni Bossing sa TV5 na comedy show, ay paniguradong matatapos na rin ang Open 24/7 dyan sa GMA. Siguradong aalis na sila dyan kasi nga may bago na pong show na ang director po ay itong si Direk Chris Martinez. Na siyang inireveal niya po ito kasabay ng Pasayan Festival dyan sa TV5. Exciting po talaga ito at sabi nga ng ilan mabuti naman at mamamaalam na itong si Bossing, si Jose Manalo at itong si Maha Salvador dyan sa GMA under ng Open 24/7 na show. Dahil may bago na ngang show dito po sa TV5 na sa 2024 magsisimula. No, may ads pa ata. Kaya abangin natin yan at tiyak ka pa na panabik po yan. May ads pa nga, mga kadabar kads, mga copyright tayo. Ang tagal mo, puro ka ano dyan. Sana all may ads na yung mga Facebook page, no? Papa, sana all ka na lang talaga eh. Tagal pa na, oh. Tagal pa nung ads, oh. Puro padaldal, oh. Oh, ito na guys, ito na. Bueno, pahinga na natin. Sino ba itong dalawang bilyonaryong nagsanib puwersa? Para mabuo ang proyektong ito na may titulong Mana-Mana, isang comedy show na pagbibidahan ni Bossing. Naku, Mana-Mana. Ito po ay ang Media Quest Ventures at MZTV Production ang nagsanib puwersa para po mabuo ang proyektong ito. Naku, iyak ng GMA nito. Mga nagsasabing gusto nilang si Maine Mendoza ang gusto nilang isama sa comedy show na yan ni Bossing Vic Soto. Baka naman, nandito lang kami. Dahil kapwela ang dalawa pag nagkasama. Katulad nga ng Daddy's Girl na sitcom nila sa GMA Network. At sanay hindi lang... But parang may naririnig ako nakakaiba sa mic niya. Soto dito. At makasama din sana sila Karen, Miles, Atasha at si Raisa May Dizon. Para isang buong team si na... Si tatay nakatayo lang dun, oh. Sa ngayon, si Bossing Vic Soto pa lang ang kumpirmadong cast ng nasabing comedy show na mapapanabas o mapapanood sa 2024. Imagine, MZ at Media Quest ang nagsanib puwersa para makabuo ng quality na show na mamahalin at magugustuhan natin. Naku po, maganda to. At yan ay mapapanood sa TV5 kaya naman suportahan po natin yan. Kahit na sa 2024 pa yan, ipapalabas at least maaga tayong main form tungkol dito. Kaya congratulations Bossing Vic Soto at sa mga makakasama mo sa show na ito. Naku po. At ang dami talagang nakalatag na proyekto pagpasok ng 2024 mga idol. Para sa TV5 talagang nagsisilapitan na ang mga bilyonaryong kumpanya sa TV5. Dati naman deadma lang sila di po ba dahil ngayon unti-unti na pong umaangat ang TV5. Imagine ha, tatlong malalaking proyekto ang TV5 partnership nila ang Cornerstones at malamang may mga legit na barkads ang mapapasama sa malalaking proyekto na yan. Maganda to. Maganda yun mga kadabarkads, maganda yun. Alam nyo, itong Mana-Mana, isa nga po ito na, no? Pero kami, hindi naman kami masyadong nag-a-assume. Hindi naman kami mga assuming, eh, no? Kasi itong Mana-Mana, dito daw gaganapin yung, ito kasi parang comedy, ano to eh, hindi parang, ganun talaga, comedy show. So may mga, ewan ko lang, may mga supporters na may mga supporters na sinasabi na kabilang nga po ang TBJ Defender sa mga ano na yan. Pero para sa akin hindi kami masyadong naniniwala kasi sino ba naman kami? 'Di ba? Sino ba naman kami para isalang diyan? Wala pa kaming mga wala pa kaming idea sa pag-acting. Pero kaya namin. No, kung sa kaya namin na umacting at magpatawa, napaka ano lang naman nun. Pero syempre, pag nandun ka na, iba na yung pressure mo kapag kaharap mo na sila Tito Vic and Joey or si Bossing, si Jose Manalo, sila Maine Mendoza. Syempre, mga
talagang batikan na yan sa pagdating sa pagpapatawa at sa pag-drama, di ba? So, yun lang. Ilang na may naririnig namin itong 2024, lalo na dun sa school Bukol na gaganapin. Ang dami nga pong, ang dami pong project ng TVJ ng Legit Abercad sa darating na 2024. Tapos ito pa, dalawang sikat at dalawang bigating network. Dalawang bigatin, bilyonaryo ng mga network yan na nagsanib puwersa para lang sa mga proyekto na yan. Kaya kayo mga Dabercad, sa masuportahan pa natin yung TV5 dahil kung saan magagawin kasi nilang complete package na talaga yan eh. So, gagawin na nilang kasi hindi na basta-basta na rin ang TV5 ngayon. Oo, yung GMA, wala na palugi na yan. Wala na. Wala na yan. Ako nagsasabi sa inyo. Sino magdadala dyan? Si Paolo? Si Isko? Sino magdadala dun? Sa, alimbawa, sa noon time show, sino magdadala dun? Sila Best Ganda? Eh, tingnan nyo nga, yung nakasabit lang na network, mas malakas pa kita sa GMA. Oh, 'di ba? Mas malakas pa kita sa GMA mga Dabercads. Oh, sino magdadala diyan? Sino? Yung mga vlogger ng tape magdadala. Yung mga Montolongis. Napalongisan, ha? Yung ba 'yon? No. So ano pa ba? Si Alden. Eh, si Alden talaga. Si Alden, sa pagdating sa drama, wala naman tayong ano doon kay Alden, no? So, kayang-kaya. Pero pagdating sa about noontime show, wala. Bagsak ang GMA. Wala nga. Kaya sabihin nyo, yung mga nilalabas yung ratings. Biruin nyo, ha? Dalawang lumalabas ang ratings araw-araw. Yung isa, lamang ang E80. Yung isa, lamang ang Itbulaga. So, sino papaniwalaan ng tao doon? From Nielsen daw, from Nutam, from Kantar. Pero dalawa lagi nilalabas na na ratings. So saan maniniwala yung mga tao doon? Kaya ako hindi na ako naglalabas, di ko na pinagpapansin yung ratings na yan. Hindi ko nagpapansin yan, no? Ang panahon ngayon, kayang-kayang manipulahin ng pera lahat ng tao ngayon. Lahat ng tao tuloy. Lahat ng nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, sa mundo. Baka ultimo nga tong init tsaka ulan eh. Pera na lang nagpapano rin. Mag-ulat na lang tayo, balang araw eh. No? Yung pipindutin lang oh. Ngayong araw, uulan. Oh, ngayong araw, iinit. Diba? Pwedeng ganun mangyari. Pwedeng namamanipulate na ng mga tao. Yung nangyayari dito sa mundo, kaya mahirap na magpapaniwala ngayon, ha? O, English yun, ha? Manipulation. Wow. Oo, ngayon nyo lang ba narinig yun? Bibira lang ako mag-English dito, kaya lubos-lubosin nyo na. Kasi kaya mapunta na ako tayo dito. Ito na. Ito kasi mga cadaver cards. Nung nakaraan nga po. Ito ha. Ipunta tayo dito sa... Kumunta tayo dito sa Kapuso Global. So itong Kapuso Global, dito po namin nalaman yung mga post ni Chistir. Wow, ni Chistir. So dito sa Kapuso Global na to, tingnan nyo ha. Titingnan natin ho yung mga rito. Bababa natin ng sounds. Titignan ho natin dito, yan, naka-screen recorder niya mga Dabercads. Titignan ho natin dito yung mga tao. At may napansin po pala ako dito. May isa po ditong tao na friend niya ang isa sa mga sikat na writer ng GMA. So, abangan nyo kung sino yan, ha? So, eto, tingin lang tayo dito. So, yan, oh, pati dito si, ginagawa na, inaano na nila. Oh. So, ito isa, si Andrea Hassel. Isa rin to sa mga nang baba sa Tito Vic and Joey. So, yan. Ito, si Proknok. So, may caption pa siya, oh. Bumababa na ratings at shares namin. Baka
mapalayas na kami ng sakit. Diba? Nakita niya, diba? So, tingnan natin sa comment, baka nandito na siya. Para hindi na tayo magtagal. Oo. So, gusto wala siya rito. Dito tayo sa babang baba na may kita natin dito siya eh. Oo. Wait lang ha. O, ito. Yan, sa mga nang babas dyan, isa yan siya, no? Pero magugulat ka dito sa isang poser dito na friend niya ang isang sikat na writer. Ikaw ba naman may ikipag-print ka sa hindi mo kakilala? Di ba posible? So, hanap tayo dito. So, hindi natin siya makita. No? Pero dito siya galing, itong tinutukoy ko na poser or basher ng Tito Big and Joey. So, tingnan natin sa mga comment, baka nandito siya. So, wala. Pero nakita ko siya dito na ata. Ay, hindi, hindi. Ito, malapit na tayo mga kadabarkads, ha. So, lahat ng mga post dito is... Uy, ano yun? Ano yun? Ay, ayoko nun. Ayoko nyan. Sa lahat ng mga basher dito ng TBJ, dito yun sa Global. Kapuso Global. So, hanapin lang natin yung nagpo-post dito mapatungkol sa Tito Big and Joey. At magugulot kayo kung sino yung friends niya. Ito ay kaka, sa kaka-scroll ko po dito, nakita ko siya. Ito si Poknon. Palagi naman ito eh. Hindi ko na pinapansin yung mga yan eh. Oo, wala. Hindi ko makita. Ayaw magpakita. Ay, eto na. Eto na guys. Yan. Si Alexander Malbar. Mm-hmm. So, tingnan niya. Ano to? Basher to ng Tito Big and Joey. Sabi niya. Nasa 4% ang average ratings ng Itbulaga while sumasadsad na ang ratings ng EAT. Ang alarming lang is yung showtime. Never na ata nag-recover ang ratings nila. Ano kaya nangyayari? Di kasi ako nanonood dyan. Bah, sabi niya. So, alam na natin yon. So, dito sa mga ano, nandito rin siya. So, tingnan naman natin. Punta tayo dito kay... Alexander. Yeah, si Alexander, ha? Nakikita nyo dyan sa screen, ha? Si Alexander, mga kadabar kids, ha? Ito ang katanungan dyan, mga kadabar kids. Si Alexander, tingnan natin yung ano niya, yung pismong profile. Ito, pumunta tayo. Pumunta po tayo sa kanyang ano, sa kanyang Facebook. Mm-hmm. So, yan. Oh. Okay, so wala siyang mga picture, kundi yung bata lang siya. So old picture na yan, no? So dito, ang dami rito mga post niya. So lalo na doon kay OG Diaz. So dito, maraming siyang mga post dito at iba't ibang mga ano. So naka-private account siya. Ngayon, eto, eto yung napansin ko. Pagmasdan nyo maigi ha, dadandanin ko yung pagbaba ha. Sino tong friend niya na sikat na writer ng GMA? Unaan ko na kayo mga Dabber Cads. Bilang isang sikat ka na writer, may langaw na naman oh. Bygone ka sa akin mamaya. Kakaligo ko lang, nilalangaw na naman ako. Bilang isang sikat ka na writer ng GMA, may ikipag-friend ka sa mga dummy account? Sa mga account na hindi mo naman kilala? So, ibig sabihin, kaya ka na ikipag-friend sa mga account na yan dahil kilala mo. So, eto na nga. Sino po itong nasa baba na to? So, may kita nyo dyan, no? Nasa gilid. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Yung pang-anim po na ano, yung pang-anim na picture dito sa friends ay sino po yan? Sino po yan mga kadabar cards? Ating anuin po? Medyo, medyo nakaka-ano lang po, nakakakabala. Kasi isipin nyo mabuti ha. Oh, i-stack natin ng matagal. Gusto mo sumpa natin. Wala pa lang sumpa. Nakakaano lang po mga kadabar cards na isa kang sikat na GMA writer. Alam naman natin, di ba? Na itong taong to, yan yung may kita nyo dyan sa screen, ay matindi rin ang galit niyan sa Tito Big and Joey.
at isa din sa nambabas yan sa Tito Vic and Joey. So anong ginagawa po dito? Bakit mo ka-friend ang mga troll? Bakit mo friend ang mga dummy account? Ay isa kang sikat na writer at isa kang professional kuno. Anong meron? So ibig sabihin, no, ibig sabihin itong si Suzette Severo Doctolero ay kakilala niya yung mga basher or yung mga dummy account na against sa TBJ. Aba, ang galing, palakpakan natin yan. So mapunta tayo sa Facebook ni Suzette Doctolero. Okay? Ayan po yung Facebook niya. Oh. Friend po ah. Naka-friend po siya doon ah. Oh, Suzette Severo Doctolero 54k followers. So, tingnan natin. No? Sana. Wait lang. Siya po yung naka-ano doon. Ah, siya pala yun. Oh, tama nga. Friend niya nga. So, dito may kita nyo. Ito yung mga picture niyan. Mga picture ha. Legit po ito ha. Mga sabihin nyo kasi dami account. No? So, yan si Ma'am Suzette. Oh. Ganda na smile. Oh, ganda na smile. Diba? Oh, ngayon ibabalik natin doon, ibabalik natin doon. Oh, ayan oh, kitang-kita. So bakit anong ginagawa niya rito? I-scroll pa natin. Oh, dami oh. Dito rin yung isa, yung ibang mga sikat na personalidad. Hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan ha. Pero ito talaga oh, yun oh, nasa ilalim oh. Sino kaya siya? Oh. Ano, kayo na umusga dyan mga cadaver cats. So balik naman tayo, balik tayo sa mga posting nito ni Alexander Malbar. No, ito ah. Oh. Since mukhang nawala ng open 24/7, dapat ilipat na dyan ang mga game show or reality show na nakakagising. Please tayo sa sitcom Utang na Loob. Nag-utang-utang na loob ka pa ha. So maraming ano yan. Maraming ano tong si ano, mapatungkol sa GMA as a TBJ. Marami siyang mga sinasabi itong tropa ni Suzette Doctolero. Wait lang, hanapin ba natin? Ang dami niyan eh oh. Tagisin niyo eh, hindi ano yan, iba't ibang ano yan. Talagang GMA pro siya. So ibig sabihin kasi dito mga cadaver cats, kaya ako pinakita sa inyo. Is dahil bakit ano, bakit tawag dito? Bakit isang tropa mo ang isang trolls? Tropa mo ang ano? Tropa mo yung ano, yung mga tawag dito, yung mga dummy account? Kasi friend mo sa Facebook mo eh. Hmm. So, stop na natin yan, no? Para makapag-focus na tayo. Eh, mga cadaver cats, no? Isipin nyo mabuti. Ako, YouTuber ako, ha? So, kada may magpe-friend ho sa akin, nung yung sa account ko ngayon sa Facebook, medyo hindi ko pa yan nasasala. Kasi noong mga panahon, na nagsisimula ako sa YouTube ay ano talaga, talagang tawag dito, talagang naghahanap ako ng maraming ano, ng maraming friends para dumami yung followers ko sa Facebook noong mga panahon na yun ha. Pero ngayon na hindi na ganyan na nga, iba na yung panahon ko ngayon, eh salang-sala na yung mga piniprint ko, salang-sala na yung mga ina-accept ko pag may nag friend request sa akin, no. Pero 'di ba, isipin nyo mabuti na isa kang sikat na writer ng GMA, no? Tapos magiging friend, may mga friend ka na dummy account na bumabatikos or nang babash sa Tito Vic and Joey. Alam naman natin na ang history ni Suzette Doctolero, ni Ma'am Suzette. Wow, Ma'am! Ni Suzette Doctolero
Ay, again siya sa TV dyan. Natatandaan niyo pa ba yung post niya sa Facebook, sa Twitter? Sige, paalala ko usin niyo kung baka sabihin niyo eh, wala naman yun, no? Suset. Doktolero. TBJ. Yeah. Eh, type lang natin, ha? So, marami yung ano yan sila, susila, si Suset, no? Na kikesyo sinungaling daw ang Tito Vic and Joey, di ba, noon? O, ito. Maraming ano yan eh, TBJ sinungaling, no? Naglaglag sila, nilaglag si Kuya Germs ang hanggang namatay may show kay baka naman kasi nauna nang makipagsundo sa kabila bago malaman. So maraming ano si Susit Doktolero mga kadaver. Kasi alam nyo naman eh, hindi na natin balikan kasi nakakatamad na eh. Kesyo sinabihan niya na mas naniniwala daw ang tao sa mga sinungaling. Ayun pala yun unang yung post sa Twitter niya. Na mas naniniwala daw tayo sa mga taong sinungaling. So sino ba yung tinutukoy niya sinungaling? Hindi yung Tito Vic and Joey noong mga panahon na yon. Kasi panahon na yon, dinamay nga po or nakasuhan din ng GMA doon sa agawan ng trademark ng TPINC at ng TBJ. So kaya ito si Suzette Doktolero, ay nagalit din. Siyempre, isa sa mga writer. At ito nga, hinala ko nga yung kay, tawag dito, kay, yung asawa ni Soren de Gaspi, sino ba to? Carmina Villaruel. Yung tanong doon kay Renz Berano ay hindi kaya, or di umano, may posibilidad na si Doktor, na si Doktolero, or si Suset Doktolero ang may pakana nun. Biglang umano sa utak ko eh. Bray mo ha. Kaya nakakapagtaka talaga eh, no? Isa kang sikat na personalidad at kilala kang writer ng GMA. Tapos friend mo ang mga dummy account. Kayo na umusga mga kadaver cards! Ang tanong! Bakit kailangan mo makipagkaibigan sa mga trolls ng GMA? Uputo ka. Mali pala. Bakit mo kailangan makipagkaibigan sa mga dummy account? Na alam mo namang sikat ka na personalidad. Yan tuloy na bistuhan ni Jiggy Barra. Ay, lako talaga mga tao talaga, no? Small world. Ika nga nila, small world. Yan, nakita kita. Ewan ko ba, simula nung, kaya nga ano eh, sabi nga ng mga tao, kahit itanggi ng GMA, na sila ay pumagitna sa issue ng TPINC at ng Tito Vic and Joey, makikita at mararamdaman mo na talagang pinagkaisahan ng TV, ang TBJ ng GMA at TPINC. Alata at katalagang bistado na talagang kitang-kita naman sa mga nangyari, di ba? Kitang-kita naman natin na itong GMA at TPINC ay magkakampi talaga simulat noon pa naman. At itong TBJ nga ay pinagkaisahan nitong dalawang to. Ay biruin mo, ultimong writer nga ng GMA, buwabanat sa Tito Vic and Joey. Ewan ko ngayon, ba't hindi na bumanat? Hindi ko lang alam ha. Tapos yung mapatungkol pa dun sa may pubcore na nag-post siya ng Pepsi na Coke na can. Si Ma'am Suset Doktolero. Oy, minamam kita ma'am ha. Si Suset Doktolero, diba? Doon pa lang eh. Alam nyo kasi, itong GMA talaga, simulat sa pool na nagka-issue dito. Alam nyo, akala kasi nila, ito ah, ito yung pinakamasakit na sampal sa na nangyari sa kanila. Ang akala kasi nila mga kadabar cats, itong Tito Vic and Joey, kapag nawala to sa GMA, ay okay pa rin. Akala nila, kapag sa oras na itong Tito Vic and Joey ay lumarga na sa ibang network at sila ay may bagong itbulaga na nga, yung ganyan. Kasi siguro baka na-brainwash din ng usap-usap na nadala rin sila sa Tok-Tok. Baka nadala rin sila doon, no? So hindi natin din masisisi sila.
ang akala kasi nila, aarangkada pa rin yung show. Akala nila, yung revamp na Itbulaga ay tuloy-tuloy pa rin sa pamamayagpag. Hindi nila alam na malaki pala talagang magiging kabawasan lalo sa kita ng GMA itong Tito Vic and Joey. Kaya nga yung mga pro page ng GMA, araw-araw, ay sabi ko sa inyo, kung araw-arawin natin yung content, ang dami. Ang dami kong pwedeng content pero hindi ko po pinapansin kasi nakakaumay din eh. Araw-araw sila nagpo-post, nagwawala sila dahil una-una yung 24/7 nga ng ni Bossing Mixoto, yung sitcom, mawawala na sa kanila. So malaking pera ang mawawala lalo sa kanila. At unang-una, malaking mga manonood or maraming manonood ng hindi na manonood sa kanila kasi hindi na nga masisilayan ang mga movie or mga drama nila Bossing Mixoto doon sa GMA. So, tatanungin nyo, paano sa Tito Vic and Joey yung tatlo sila? Kasi may mga movie minsan na pinapalabas doon. Siguro parang mga kasama na huwa tayo, no? Di ko lang masyado sure. Pero yun nga, ulitin ko nga sa inyo, kaya malaking sampal sa GMA na yung pagkawala ng Tito Vic and Joey. At may nag-comment pa nga dyan eh. Eto, may senior na kasi kaya ayoko patulan eh. May galang ako sa mga matatanda eh, no? May nag-comment dyan, isang senior citizen, nakita ko na rin yung Facebook account niya sa Facebook. Yung account niya sa YouTube, nakita ko na rin yung account niya sa Facebook. So, hindi na natin kailangan ipakita dyan si screen, no? Sabi niya kasi, niminsan daw, hindi daw kayang pabagsakin ng Tito Vic and Joey ang GMA. So, wala naman, alam nyo, sa lahat dito ho, ng vlog ko, wala akong sinabi na babagsak ang GMA. Wala rin ako sinabi na papabagsakin ng Tito Vic and Joey ang GMA. Ang sinasabi ko lang dito, malaking kawala ng Tito Vic and Joey si GMA. Kaya huwag kayong mag-inaso dyan, ha? Oo. Huwag kayong gawa, ano, alam nyo, minsan na katulad nyo, kayo, may edad na ho kayo, no? So kami, mga bata pa, dapat kayo rin minsan po yung mag-adjust. No, kung ayaw nyo pong mabastos or masagot-sagot, eh huwag po kayong magsimula nang ikakasagot sa inyo. Kasi mamaya, pag nasagot namin kayo, sabihin nyo, wala kaming mga respeto. Wala kaming modo. Kasi sinagot namin kayo na mas nakakatanda sa amin. Pero tingnan nyo naman din yung ginagawa nyo sana, ha? Kasi minsan ng bata, hindi rin nyo minsan nakakapagpigil. Kapag nasagot kayo, sasabihin nyo, wala kaming modo. Diba? Hindi gumagalang. Pero yung ginagawa nyo, mismo kayo sa sarili nyo, ang hindi gumagawa na ikakarespeto para sa inyo. Mirin nyo, nang babash kayo sa ganyang edad nyo. Eh, ilang panahon na nga lang itatagal nyo rito sa mundo, yan pa yung pinag-aatupag nyo. Masakit, diba? It's so hurt. Ang sakit nung ganun katotoo. Totoo naman yun eh. Pag ikay matanda na, no? Ako darating din ako sa punto na yan. Pag ikay maalam mong ilang panahon na lang, ilang dekada or ilang taon na lang ang itatagal mo rito sa mundo, eh dapat hindi ka na naikipagbangayan or naikipasok sa mga ganyan. Dapat ano ka na lang, maging happy ka na lang kung anong merong buhay ka. Hindi yung tipong magko-comment ka pa dyan sa mga video namin para mambash ka. Ne, kesyo ang pangit ko daw. Kesyo mukha daw akong ewan. Biro mo ha, sa edad niya na 73 years old. Ay nako. Sa edad niya na 73 years old, nakukuha niya pa yung mga ganon. Alam niyo kayo, tatay, dalawa kasi to eh, nanay tsaka si tatay. Nanay, tatay, ha? Ilang taon na lang mo itatagal nyo sa mundo, magbago-bago na kayo. Bago-bago na kayo. Hindi habang panahon ni, alam nyo, minsan, kaya, dapat iniisip nyo na yung mga ginagawa nyo, hindi porkit matanda kayo, kaya lagi tama, ha? Minsan yung, kung gusto nyo respetuhin kayo ng mas nakakabata sa inyo is, Pakita nyo rin sa nakakabata sa inyo na na talagang kailangan kayo respetuhin.
So yun na mga Dapparkads, hanggang dito na lang yung video natin. May nasermonan lang tayong isang bata-bata na nila lang. Hindi kasi minsan kasi nagko-comment sila, hindi nila alam. Ako kasi maano ko eh, makuting-ting. Oo. Hindi nila alam makuting-ting ako. Na inaalam ko, halimbawa may below the belt ka na sinabi niya, hanapin kita. Hanapin kita sa Facebook mo kung sigat mga tigasaan ka, ha? Oo, kaya kayo, yung mga basher ng TVJ dyan, ingat-ingat kayo. O, shoutout po kayo sa BMB, sa grupo ni Tita Messi. Yan, si Ate Elaine, si Kamandag, si Mami Eva, si Kuya Armin Patricio at si Ate Irene Patricio. Ito po si ano, si ito naman masabit ah. Ito sa kabilang grupo. Wait lang. Ito sa kabilang grupo po sa wait lang, ano bang pangalan nito no? Forever TBJ Forever. Yan, shoutout po kay la Mami Lucky Ma'am, kay Jen Bautista, kay Bentinwebe, kay Monya, kay ano to? Angus ba to? Wait lang ha, di ko alam yung mga nickname nila. Yan, kay Ate Angus Monya Carlord, kay Axel James, kay Bricks. Oh, kay Sir Bricks, kay Buddy Rodelas, kay Ate Sinet Santos, kay Ate Chaycher, ayan, kay Ma'am Cindy Malonzo, kay Dave, kay ano, sino ba ito? Nakalimutan ko yung ano, kay basta si Dave. Si Dennis Sanggilan, kay Elsie Gama, kay Flor Lisa Flores, kay Hera, kay Ingrid, kay Ate Joy Salay, kay Kim Calanso, kay Mami Letty Vlog, kay Mami Marlene Acedo, kay Mace Dia, ano to? Mace Dia Naha. Ang hirap ba sa akin ng mga pangalan nyo? Kay Maggie De La Cruz, kay Metatroy, kay Miyuki, kay Madam Lala Ulo. Madam Lala Ulo, anong update? Yan, kay Rosita Bier, kay Sherma Alpa, kay Shirley Fernandez, kay Tristram Toybi, tsaka kay Wonder Oso Red Noom. Yan, shoutout po sa inyo lahat. Pasensya na kayo, hindi ko mabingkas yung ibang mga pangalan, ha? Oh, basta sa, yan, sa BMB, kala Kuya Armin Patricio, kala Ate Irene, love you mga ate kuya. Kay Ate Laleng, kay Kamandag, tsaka kay Mami Jocelyn na rin, shoutout. Sino pa ba? Kay Mami Eva, yan. Sa iba dun, bahala na. Oo, ganun ako, pag galit ako, galit ako. Oo, paan kasi nun, pinagdududahan nyo ako eh. So yan, ingat po palagi at God bless, at ingat po kayo palagi and God bless. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.